po niyan, ang pag-uusapan po natin sa oras po na ito, ang ating ate ng bayan, si Senadora Amy Marcos, ay nagpahayag po ng pagkondena dito po sa pagpaslang kay Governor Roel Ragay de Gamo. Ayon po sa ating senator na si Amy Marcos, basahin ko po ang kanyang pahayag kanina. Mariin kong kinokondena ang pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo sa loob ng kanyang pamamahay nitong Sabado ng umaga, March 4. Ikinalulungkot ko ito at nakikiramay ako kay Mayora Janice na sa kanilang at sa kanilang dalawang anak at sa buong pamilya ng aking kaibigang si Governor de Gamo. Makakasama ko po sana siya sa isasagawang AICS payout namin sa March 29. Matagal kong naging kaibigan at kapwa gobernador si Roel, sabay kaming nagsulong ng localized peace talks kay Presidente Duterte, at kung ako ay naninindigan sa agrikultura, siya na may ipinaglaban ang mga mangingisda. Huli kaming nagkita ni Governor de Gamo noong November 20, 2022 sa isang AICS payout din. Alam ko ang hirap niyang pinagdaanan nitong nakaraang eleksyon. Nananawagan ako sa ating mga otoridad para sa dagli ang pagresolba sa krimeng ito at paghuli sa mga perpetrators. Huwag sana nating hayaang maging mitsa ito sa ating kapayapaan bilang bansang nag-uumpisa pa lamang bumangon mula sa pandemya. Sobrang sakit itong sunod-sunod na pagkawala ng mga kaibigan at mabubuting opisyal. Tuldukan na agad itong bagong karahasan sa ating bansa nang hindi maghari ang takot at ligalig. Personal na dumalaw at nakiramay sa pamilya si Senator Marcos sa burol ni Governor de Gamo sa Barangay Hunob, Babahuba, Negros Oriental ngayong linggo ng umaga. Ngayon po ang pahayag nito pong si Senator Amy Marcos kung saan ipinost po sa Facebook page ni Governor Roel Ragay de Gamo. At kaugnay po ng pagpaslang at investigasyon dito po sa pagpatay kina Governor de Gamo at iba pa, siyam lahat po sila na napatay at mahigit sa 10 po ang nasugatan, nagsagawa po ng command conference kanina ang mga matataas na opisyalis po ng ating gobyerno. At ito po ang ating panonoorin bago bigyan po natin ng kaukulang reaksyon. Nasa screen ang ating Chief PNP, ang ating Secretary of Interior and Local Government, ang Speaker of the House, at saka ang Office of the President Assistant for Visayas na si Secretary Terence Calatraya. Yan po ang katatapos lamang na press briefing kanina, pero baliktanawan po natin nang sa ganun mas maunawaan po natin kung ano ngayon ang itinatakbo ng investigasyon sa pagkakapas lang dito po kay Governor Roel de Gamo. Panoorin po natin ang pahayag kanina ng mga opisyales ng ating gobyerno. Good morning, Secretary de Gamo, Jenny, Sir Ricardo. Ako naman po si Sir Ricardo. Sir Ricardo, nating yung set po, may adisyon na tayo sa kanina ng umaga po. Kasi ngayon po sa press briefing kanina po, apat na po, tatlo yung adisyon, saka isa yung matay doon kay Sir. Tapos ngayon sa report po, di man na naman, apat na adisyon. Do we verify or do we have explanation for kailan, one time, saan po na adisyon? Pasensya na kayo. Kahit ako, di ko maintindihan yung sinasabi nung nagtatanong. Sana maging maayos yung audio natin dito po sa kumukuha naman ng video para kina Secretary of Interior and Local Government saka si Speaker Romualdez. Hindi ko maintindihan so far, mga tol. Grabe, no? Alam nyo yung mga nakuhang na-recover na mga armas na ginamit, oh. Talagang well-funded yung pagpaslang po dito kay Governor de Gamo. Pinondohan po talaga. Ito pa lamang pong mga gamit na to, milyon na po ang halaga nito.
Tapos sinasabi pa na 10 milyong piso ang ibinayad para pupaslangin si Governor De Gamo. Sabi namin ng meeting kanina na may isang pangalan sa tapos yung mga nasa tapos sa yung patay din yung encounter tapos hindi na namin tumuhay tumulta na sa kung inang umaga may pag may identification ko ba ex military ko ba or saan ko na rin ko hindi nakuha nila ko hindi yung arrested ko kanina umaga yung identification ko niya po. Hello. Ma'am, yung question nyo is katulad ng sinabi ko, I will just only present the evidence recovered sa ngayon at magbibigay po kami ng concrete detail pag nakapag-file na po pa rin ang kaso. Yung tinatanong nyo as of this time, magpapala po sa magpapala po ako sa aming FNP ang itayin niya sa House Speaker na hindi ko po muna i-divulge yung mga pangalan sa inyo hanggang makapag-fail ako kami ng kaso. Salamat po. We'd like to inform our friends from the media that our visitors can only cater for questions. And the next question will be our friend from the media today. Good morning, sir. I'm Annie from ABS-CBN. My question is for SILG Avalos. Marami pong attack on local officials. Are you seeing there's a pattern? And what's going to be the action moving forward? Will we give security to them? And may sense of dread ba among incumbents with the local political skill? Thank you. Well, the choice of Indigenous Park was possibly that of both revolving actions. The second was that of the Apari case. Kung di ako nakakamali, there is now a solid lead. The third is the local one. Ito po yung nangyari sa Asan, sa Rojas Kulipan. Ito yung under investigation right now. And this is the fourth one in over the government of which but for hours at pursuit joint operation. Number one, the instructions were maximum police discipline. Hindi na po pwede sa kampo, ay nakakasa na mga tao. And probably it's because of this. Hindi ko masyadong maintindihan mga tol, kaya itigil po muna natin yung pakikinig dyan po sa naging press conference kanina. At umana po tayo ng ibang mga pwedeng pagkunan po natin ng update. Ano? Sayang, katatapos lamang po sana nitong press conference na ito at on hand sana mapapanood natin, mapapakinggan kung ano yung mga sinabi ng opisyales ng ating gobyerno dyan. Pero hindi po maganda yung audio, kaya pasensya na, hindi ko maintindihan. Ito pong update sa Radyo Pilipinas. Basahin ko po, ano? Press statement update on the shooting incident victimizing Governor De Gamo and others. Around 9 p.m. March 4, 2023 in Sitio Punong, Barangay Kansumalig, Bayawan City, joint elements of Pro 7, 62nd SAC and Philippine Army, while on pursuit operations against the remaining suspects, neutralized one suspect who fired at the operating elements. Ito na po yung nabanggit na balita kanina. Pero i-specify lang kasi rito kung ano-ano po yung mga confiscated evidence. During the exchange of fire, the unidentified suspect incurred fatal gunshot wounds resulting in his death. Right now, continuous efforts are made to identify the dead suspect and to arrest the remaining perpetrators. Ang mga ebidensya po na na-recovered, that is why this is a well-funded assassination para po sa ating gobernador ng Negros Oriental, ay ang mga sumusunod. 4 assault rifles of 5.56mm. 1 B-40 RPG with 5 ammo
Eh kahit siguro may mga pulis dito, hindi uubra sa grupo na ito. Pero inyo ang dala eh, pang sundalo. 4 bandolier, fully loaded with plates. 1 rifle case. 2 combat uniforms. 1 gray sweatshirt. 3 pairs combat shoes. 1 caliber 5.56 mm or 1 caliber 5.56 with 6 magazine. 2 magazine caliber 45 with 9 ammos. And 177 caliber 5.56 mm cartridges. 1 RPG. 2 bulletproof vests. Biruin nyo yung halaga, mga tol. Kung atin pong i-estimate ang halaga po nito, 1 million ang halaga po nitong mga nakuhang ebidensya para lamang po doon sa gamit na paslangin itong si Governor De Gamo. Okay? Ito po yung mga additional na balita dito po sa katatapos lamang na press conference kasi hindi natin maintindihan yung audio eh. Kaya babasahin ko na lamang dito po sa filtered news na ng Radyo Pilipinas. Basahin ko po ang balita 30 minutes ago. Matapos ang kasunod na pag-atake sa local officials, balasahan sa hanay ng lokal na kapulisan, posibleng maganap ayon kay DILG Secretary Abalos. Dapat lang tanggalin in particular yung mga provincial police office director sa mga lugar kung saan nangyari ang mga pagpaslang na ito. Palitan po sila. One strike policy dapat. Ibinunyag ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa kanyang pagbisita sa Negros Oriental na may magaganap na reshuffling sa lokal na pamunuan ng pambansang kapulisahan. Ito ay kaugnay ng kasunod na pag-atake sa local government officials nitong nakaraang mga linggo. Ayon kay Abalos, hindi anya maaaring magkumpiyansa ang mga kapulisan kaya kailangang ipakita sa taong bayan na seryoso ang PNP sa pagsugpo sa kriminalidad lalo na sa pagluta sa kaso ng pag-atake sa elected officials. Maidagdag ko lamang, ano? Alam nyo mga tol, hindi sapat ang kalutasan sa kriminalidad. Ito pong pag-solve sa crime ay hindi po nagpapakita ng kagalingan ng ating kapulisan. Mas magiging magaling po kayo sa harapan ng publiko kung wala pong krimen sana na nangyayari. Eh ano pa ang pagresolba sa krimen kung palagi naman every now and then may nangyayaring krimen? Kaya I agree dito po sa desisyon ni Secretary Benhur Abalos na balasahin ang mga local police officials at sila po ay palitan ng mga karapat dapat po sa pwesto na yan. Katulad po ng provincial director, chief of police, dapat one strike policy kapag kaganito. Ang ibig sabihin ng one strike policy mga tol, kapag ka merong nangyaring insidente, pagpaslang sa isang politiko, sa isang huwes, o kung sino mang mga VIP, dapat balasahin. Nang sa ganoon, magsipag itong mga pinuno natin ng ating kapulisan sa ating mga locality. It is a matter of employment of police visibility. Ano? Kapag ka magaling ang namumunong chief of police, kapag ka magaling ang provincial director, tingin ko hindi mangyayari ang mga ganitong uri ng karahasan sa ating community. Ituloy ko lamang po ang binabasa na balita mga tol. Mas paiigtingin paan niya ang police visibility sa buong bansa upang maibsan ang pangamba ng local officials at komunidad laban sa kriminalidad. Sa kabila ng nakaambang kabalasahan, pinuri ni Abalos ang Philippine National Police at Philippine Army sa maagap na pagkakadakip ng ilang suspek sa pamamaril sa loob ng bahay ni Negros Oriental Governor Ruel De Gamo na ikinamatay ng gobernador at 8 katao. Sa pagkakataong iyan, dapat din purihin, syempre, ang PNP. Hindi sa ine-echo ko, ha? Ang sinasabi lamang dito ni Secretary Benhur Abalos ay karapat-dapat naman talagang papurihan pa rin kahit paano sa reaksyon na ginagawa ng ating kapulisan. Pero, ganun pa man, ano, dapat sana sa mga susunod na pagkakataon, Sir General, si PNP Chief, asurin, malapit na po kayong bumaba sa inyong pwesto sa Abril, kayo po ay magre-retire na from the service. Hahayaan niyo po ba na sa inyong pamumuno, ilang mga politiko ang namatay? Malungkot po iyan para sa inyong leadership.
balasahin nyo na po ang dapat balasahin, tanggalin ang mga dapat tanggalin sa kanilang mga pwesto at palitan ang karapat-dapat na kapulisan. Tuloy ko po ang binabasa ko. Patunay anya ito na seryoso ang ating law enforcement agencies na hindi na mauulit pa ang mga at pag-atake sa elected officials. Sana nga po. Si Degamo na ang ika-apat na high profile na insidente ng pamamaril sa taong 2023. Actually, kalima po siya. Isama po natin yung kapitan sa Batangas. Isang vice mayor sa Cagayan, patay. Tangkang pagpatay sa gobernador sa Lanao del Sur at isang mayor sa Mindanao pero dito ginawa sa Rojas Boulevard, yung tangkang pagpatay sa kanila. Tapos yung isang barangay captain sa Batangas, habang nasa taas ng kanyang pick up, merong dumaan na sasakyan at pinaputukan siya ng ilang sunod at bagsak, patay yung kapitan. Ikalima, ito pong si Governor Degamo. Una nang nakaligtas sa ambush si Lanao del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. Namatay naman si Apari Vice Mayor Romel Alameda. Habang nakaligtas si Datu Montawal Maguindanao del Sur Mayor Otto Kaumbo Montawal. Okay, yan po ang mga updates ano. At ano naman ito? Tingnan nga natin kung meron pang ibang updates kasi hindi natin mapakinggan ng maayos . O ito pa, kaugnay pa rin po ng binabasa po natin na mga updates dito po kay Governor Degamo. Nakalagay po dito, isa pang suspect sa pagpaslang kay Governor Degamo patay sa pakikipaglaban sa otoridad. Although nabasa na po natin ito pero tingnan natin kung meron pong pagkaka-identified sa pagkakakilanlan dito po sa nabanggit na napatay. Wala pa rin pong nakalagay, still ongoing ang identifications, pero yung mga unang suspect na nahuli, bagamat ito po ay napakinggan na natin kanina sa pahayag ng spokesperson ng Pro-7, uulitin ko lamang po, una nang nahuli ng PNP sa hot pursuit operations ang tatlong suspect na kinilalang sina Jorick Labrador, 50 anyos ng Cagayan de Oro City, si Joben Aber, 42 anyos ng Barangay Robles, La Castellana, Negros Oriental, at Benji Rodriguez, 45 anyos ng Bonifacio, Misamis Occidental. Narecover sa kanilang Springfield caliber 45 pistol at mga several IDs. Kasama po ang mga narecover ang 5 assault rifles, 6 magazines, 2 B40 RPG, apat na bandolier at iba pang mga gamit kasama po ang 2 combat uniforms at 2 bulletproofs. O idagdag na natin yung impormasyon na nakuha po natin kahapon. Ayon po sa balita o sa source ng balita, ang ibinayad daw po para paslangin ito pong si Governor Degamo ay 10 milyong piso. Sana malaman po ngayon ng ating kapulisan yung paper trail. Kanino i-deposit, sino ang nag-deposit. Kapag ka nalaman na kung sino po yung mga account holder niyan, mas mapapadali na pong makilala kung sino po yung mastermind sa pagpapapatay dito po kay Governor Degamo. Ito naman po ang Facebook Live sa page po ni Governor Ruel Ragay Degamo ng kanyang pamilya. Subukan po nating panoorin at kung maayos po ang audio, ituloy po natin mga tol. Doon sa church, sa UCCP church, at kami pumunta on Sundays, may nakita yung aking guardia na naka-suspicious personality. All of them saw this man. So they, yung kasama ko na ex-army, they tried to parang napitan sila yung tao. Nang manotice niya na he was noticed, hindi siya kumayag na mabutan, nag-exit ka agad. Pero we didn't take it as wala kaming masamang ano na. Tapos parang dumaan pa ng time na yun yung aming kalaban sa politika. Kaya it was parang naging joke pa na, uy, parang sinumahan yung tao yun, ano ah. Parang i-denied. Ganun. Pero wala kami, parang joke lang ba? Hindi namin talaga ginano. Tinitake seriously. Pero when, nung mangyari ito na parang kung nakita nyo sa CCTV naman, talaga parang organized, prepared, was studied by these people who did the act.
Kaya sabi ko, could it be that all those things na nangyari previously kasaling doon sa plan? Malamang, kasi sinasabing mga dating sundalo ang mga ito. Ni Recon, ika nga, ang tawag kasi diyan sa kasundaluhan kapag sila po ay nag-o-observe ng place, things, and persons, reconnaissance. Sa kapulisan, ang tawag po diyan ay casing. O kinasing, ibig sabihin, inobserbahan po sila kung ano ang mga kilos ng mga araw na yon at pinagplanuhan. Kasi alam naman natin na well-planned. Kung muli ko pong ipapakita sa inyo yung video, kaso lang, na-plug na po ako ni YouTube, kaya hindi ko na po ipe-play. Ito, itong ipinakita ko po sa inyo kanina. Eh, orchestrated po talaga yung movement ng mga salarin. Merong pumuesto dito sa gilid, sa kabilang gilid, merong sa sentro, tapos nung nagputo ka na, yung point ng mga baril nila, hindi umiikot kung saan lang sila nakasentro, kung saan lang sila nakapace. Ika nga, doon lang po sila nagpapaputok. May kanya-kanya po silang duties. Ano? Yung nasa gandang kanan o kaliwa, doon lang magpapaputok sa lahat ng mga nasa kaliwang bahagi. Yung nasa sentro, sa tapat lamang, yung nasa kanan, sa gawing kanan. Nung ibinaba nila yung kanilang mga armas, kilos na kilos talaga ng isang train sa close quarter battle or CQB. Alam nyo, ang mga kilos ng mga kapulisan, napapansin nyo naman siguro sa mga pelikula, di ba? Kapag ka pumutok, tapos pagtapos ng putok, down. Tapos pipihit. Hindi yan pipihit ng nakataas yung kamay, ay yung baril. Kasi bakit? Pag nakataas ang baril, yung accidental firing, maaaring makatama sa mga kakasama nila. Kaya laging nakababa o kaya nakapoint up sa kapipihit. Ganon yung nangyari dito. Hindi ko na maiplay sa inyo, pinlag na ako ng YouTube eh, kaya ayoko nang ulitin pa. But anyway, tuloy po natin ang sinasabi po dito ni Mayor De Gamo. So, kasi baka lang ha, baka kung hindi nangyari yun nung Saturday, they could have done it on a Sunday, doon sa church na pinupuntahan namin. But all of this only simple now, because nangyari na eh. Kung una, we weren't so serious about it. Although, before the governor was proclaimed, we were informed. There were people, concerned people, who called the governor and told him na be careful na pag-proclaim ka, huwag kang ano dun sa Manila, ganyan-ganyan. Kaya, yung talagang time na yun, ano kami sa security o namin. But when the governor returned to office, he, parang ano rin siya eh, parang naging sentimental rin siya sa posisyon niya na sabi niya, sa sinasabi dito ni Mayoram, mga tol, kalaban sa politika. Sino ba yung kalaban sa politika? Yung natalo sa pagka-gobernador. Ano? Kaya tingin ko, persons of interest talaga yon. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Malapit na itong maresolba, mga tol, kasi nahuli yung tatlo eh. Yun ang pinakamahalaga, nahuli yung tatlo at sana ituga ng tatlo kung sino-sino pa yung kanilang mga kasama at nang makilala ito, eventually, malaman yung mga bank accounts nito. 10 milyon ang halaga. Definitely, baka nagparty-party pa yung mga yan. Kahit Saturday, we welcome people who would come to him. Kasi he feels na I was able to return to office. This must really be something God wants me to do. Parang ganyan. Kaya sabi niya, Saturday at Sunday pa yung dati. And then, all of a sudden, sabi ko, Ruel, wag nag-church tayo, amin na lang yung nabuta natin. Sabi ko, pwede ba na yung Sunday, bigay naman sa family. Kaya nag-compose ako doon ng parang ano kami sa public na we will only meet people half day of Saturday. And Sunday will be for the family, for rest, for life. Parang ganun. So, okay. Hindi kami nalate nung Sunday na yun. And the second Sunday, until sana, this Sunday sana. But, Mayor, back in 2020, I remember there was also a Gov also made a claim that there was an assassination attempt against him. Would you think maybe the lab was in the I think so, because generally, if you look at Negros Oriental from a very honest perspective, this is a very peaceful community. Except that there are people in power who seem to
always was the to steer the peace and order. Daghan incident, the Dawin incident, you know, na discussion. What is written is not sometimes what is really what's happening. And because there is someone causing terror. And in my belief, the someone causing terror could be the same people behind the massacre of, that happened in our resident very recently. Was your husband killed because he fought against the terror? Against the terror. Against the one who does the terror. I think so. Sa tingin ko, he is the only one not afraid of them. I cannot think of someone else who would go up against someone so big, so powerful, so rich. So, and I think many times there was an attempt, if you can still remember, that the vehicle intersected in Kalimbo, we had to memorize the dates, but loaded with high-powered firearms. And then the call came from someone who tipped the governor that loads of gun in that vehicle with plate number and description of the vehicle comes from this man who wants you liquidated. So, na-intercept. Nakikita na natin, mga tol, ano? Anyway, papangalanan naman po yan ng PNP. At panoorin nyo na lamang po yung kabuuan ng live na yan sa Facebook page ni Governor Ruel Ragay de Gamo. Yan po ay live kay Geraldine Gatchalian. No, sinare sa Facebook post po nitong si Governor Ruel Ragay de Gamo. It appears now na ayon dito sa account ng kanyang asawa at pamilya, eh, kalaban sa politika. Sino ba ang kalaban sa politika ng De Gamo diyan sa Negros Oriental? Isa lang naman, di ba? Ang mga Tebes. Sabi niya nga, walang sino man ang bumangga sa makapangyarihan at mayamang pamilya maliban kay Governor Ruel De Gamo. Na naging matagumpay naman sana, but unfortunately, hindi po nag-last yung kanyang buhay. Sa napakaikling panahon, 8 buwan pa lamang at ilang buwan pa lamang nga siyang nanunungkulan. Kasi kung hindi ako nagkakamali, September last year nang iproklama siyang panalo ng COMELEC at i-disqualified or iproklamang nuisance candidate. Ideklarang nuisance candidate yung isang Ruel De Gamo. Kaya ang nangyari, yung boto ng Ruel De Gamo napunta kay Ruel De Gamo at pinalo niya ngayon ito pong si Privy, I hope tama yung pagkakaalala ko, Henry Tebes, ang dating gobernador ng Negros Oriental. O, alam nyo na kung sino yung persons of interest, ha, base sa interview na ito ng asawa ng namayapang si Governor Ruel Ragay De Gamo. Maraming salamat sa inyo mga tol, pero magbabasa muna ako ng inyong mga komento. Ano ba ang masasabi ninyo sa mga nangyayari sa lipunan natin sa kasalukuyan? Marami na po ang nagsasabi na ito pong mga krimen na nangyayari po sa kasalukuyan ay gawa daw po ng mga dilawan. Do you agree na mga dilawan po ang gumawa nito? Ako kasi hindi ko alam kung ako'y maniniwala na dilawan ang mga gumawa nito. Parang ang hirap kasing isipin na sa mga ganitong pagkakataon nakakakilos pa ang mga dilaw. May ibang mga forces na gustong patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Alam na natin yung kalakaran before. Ginawa nila sa Pangulong Marcos Sr., ginulo nila ang Pilipinas. At dahil nga doon, napilitan, sinib ng Pangulong Marcos Sr. ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagdedeklara ng martial law. Ngunit pinalabas pa rin ang mga kalaban sa politika na hindi maganda ang martial law. Weaponize nila ito against the Marcoses at pinalabas po nila na sa panahon ng Marcoses at sa panahon ng martial law, ang mga Marcoses ay nag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Lahat ng mga pagpaslang na ginawa noon, ibinintang
sa Marcos administration. At ngayon, may mga pagpas lang na naman na ginawa. Yung ibang mga vlogger na tatanga-tanga o mga kumakampi sa kanilang mga sinusuportahan, pinalalabas nila na kasalanan daw po ito ni Pangulong Marcos. Meron pang isang vlogger, iniyahalin tulad ito kay Percy Lapid. Naku, nagteteng talaga. Mga for the views lang eh. Makapag-content lang kung ano-ano na ang mga sinasabi. O balik nga muna ako sa inyong mga komento. Salamat. By the way,